हेलो हेलो रखेल, कम स्टा सी आर्टर तो आर्थर, पाने को नलाman ang numero ko? Nasilip ko lang sa logbook. Buti nga nagihigpit sila dito nung bumisita kay. Ano ba? Ganun-ganun na lang yan. Rakel, kailangan ko babalik dito. Arthur? Saan na mga tamakausap eh? Bakit nakatakot mo? Kasama naman tayo, di ba? Mga anak natin gusto ko makausap. Ma? Obet, bakit? Hello? Hello? Chief, salamat. Ayos lang po kayo? Oo naman. Bakit mo natanong yan? Wala naman po. Naisip ko lang na kung may gagawin kayo mamaya. Tara, labas tayo. Pa-aircon tayo sa mall. Pa-aircon sa mall? Bakit naman? Para malibang kayo. Napapansin ko po kasi parang may problema kayo palagi. Dahil po ba sa tanong ni Sir Colmenares? Ma, kaya mag-alala, parang malibang kayo, huwag mo naisipin yun. Kung sino may nanira sa'yo, sigurado ako magbabayad din yun. Sabi nga nila, karma are digital. Ano nakain mo ba ta sweet mo? Ma naman, parang bago ng bago. Sweet naman talaga ako ah. Hira. Wala anak, ayos lang talaga ako, huwag kang mag-alala. Basta ito ang tatandaan mo, ha? Ikaw. Kahit na anong mangyari, mahal na mahal kita. Oh, sino si Andy sa atin ngayon? Aroy! Sino? Ako. Sino? Sige na. Smile ka na para mas maganda ka lalo. Sira! Oh, tige na, balis ka na! Balik, mabibihis ako! Tapos ka na. Ano? Love you. Buti nila nakuha namin ni Raquel ang tiwala ng mga magsasaka. Nakausap namin sila na maayos at nakita namin yung pinagdadaanan nila. Wow! Mukhang impressed na impressed ka kay Raquel. I am, actually. Naintindihan niya yung kalagayan ng mga tao. Bukas yung isip niya na makinig at pinakinggan din siya ng mga tao. So, anong gusto mo mangyari ngayon? Pasalubungan siya ng banda habang naglalakad siya sa red carpet? Gusto mo siya ng bigyan ng posisyon sa kumpanya? Why not, Olivia? Kung may tutulong siya sa kumpanya. Pasensya ka na, pero wala tayong panguhuthot at pangangabit department. Iyan ang report na gagastusin ng kumpanya para ma-fulfill ang demands ng magsasaka. It really is not that big of an impact. At tama si Raquel at si Anthony, the goodwill of the farmers and avoiding a PR disaster makes it all worth it. After all, hindi kita naman ang kumpanya. Pag-aaralan ko to. This is to continue Victor's legacy para sa ikabubuti ng kumpanya. Kumpanya ko. I'll look into it, and I'll give you my feedback. Pero hindi naman masamang umiti palagi. Smile ka lang. Learn the art of deadma. The art of deadma? Kung sana lang ganun kadali. Minsan pakiramdam ko kahit ako yung umiiwas, sila yung lumalapit sa akin. Ang tagal na nating nag-uusap dito, hindi pa kita kilala. Hindi ko alam ang pangalan mo. Pwede ba tayong magkita sa isang araw, sa quad? Nabasa ko minsan, law of attraction dictates that when you are ready for the things that you really want and you accept it, it will automatically happen to you. Lahat ng magaganda pwede mangyari sa'yo, basta maniwala ka lang. Uy! Congrats! Budge! Narinig ko ah. Naayos siya raw yung ninyo ni Raquel, yung usapin dun sa magsasaka? Oo nga, pare. Alam mo talaga ah, ito si Raquel, may bibigay sa kumpanya to eh. Alam mo, kailangan ipagpatuloy nila yung ginagawa niya. Sabi ko sa kanya, all the way, pare, support ako sa kanya. Tapusin nila yung pag-aaral niya. Ayos yun, ayos. Alam mo, naisip ko, na naisip na ni Kuya to eh. Kaya siyang ginawang guardian sa shares ni Joseph eh. May nakita na si Kuya sa kanya matagal na. Galing, mukhang ginagawa niyong mission yung gabayan si Raquel ah. Naku, matutuwa niyan sa Sir Victor. Kung makita niya yan, yung ginagawa niyong tulong kay Raquel, ay, matutuwa yun.
Alam mo, pare, nakikita ko, mabuting tao si Raquel eh. Kaya ang tunay ko sa kanya, parang talagang isang tunay na kaibigan. Anak! Anak! Ayos ka lang. Oo naman, Otay. Nagtatanong si Obeth at si Joseph. Wala man ako masasagot. Kasi ikaw dapat ang kumausap sa kanila, anak. Lalo na si Obeth. Hindi mo naman kailangang daanan ito ng mag-isa. Eh, hanggang kailan mo ba itatago sa kanila nakaraan? Alam ko, maiintindihan naman nila yan eh. Ang hindi nila maiintindihan ay pagsisinungaling mo. Alam niya naman ako anong pinagdadaanan ko, Tay. Iyaan na lang ho natin na isipin ni Obet na niwan kami ng tatay niya. Kasi katotohanan. Raquel! Maging pahay ka, halis tayo. Ha? Saan tayo pupunta? Kabusado maraming tanong, maging pahay ka nalang, bilisan mo! Ano ba nangyayari, Arthur? Bakit nalabas? Ano ng parak? Mamaya kasi yung matrabaho ko, sinumbong ako, ngayon ako yung paparusahan nila. Anong ginawa mo? Ano kang ginawa? Anong trabaho? Isipan ko kasi magbenta. Limutan ko yung pera na dapat i-intrega ko sa kanila. Ngayon, ako gusto na nabulit. Magbenta na ang ano, Arthur? Ano ba kaya benta ko? Pupo ka na lang sa polis. Makipagtulungan ka na lang sa kanila, Arthur. Kailangan natin ang malaking pera. Kailangan natin magsimula ulit. Alam ko na, Raquel. Raquel, may nakilala ko Amerikano. Naghanap siya ng bata. Diba? Nagbigyan ng magandang buhay si Obet. Nagbigyan ng malaking pera yun. So, magsimula na tayo ulit. Diba? Hindi siya magiging pabigat sa atin. Alala mo nun, masaya-saya natin, diba? Hindi siya pabigat. Anak natin siya, Arthur. Kaya ka naisipan ko yun eh. Ito ba? Ito ba yung, gusto mong buhay na kalakihan ni Obet? Akin na si Obet. Akin na, ako. Nandun yung ano, nandun yung Amerikanong nag-aantay ngayon. Tama. Hindi nga naman ito yung buhay na gusto natin para sa kanya. Di ba? Mas magiging mabuta siguro yung kinabukasan niya, ano? Madali. Punta ako sa mga kapitbahay. Hingi ako ng tulong sa kanila para hindi ka kagad mahanap ng mga polis dito, ha? Huwag yung paki ka muna. Tiyo, tama. Salamat. Bilisan mo. Bilisan mo. Saan ba yun? Saan ba nilagay yun? Boss, wala pong ginagawa. Hindi po lang kinalaman doon, boss. Boss, nakawalan niyo ako. Pakawalan niyo. Wala akong ginagawa. Wala pong ginagawa. Pakawalan niyo ako. Raquel! Huwag ka magalala, Raquel. Makakalabasin ako. Antayin mo ako. Mahal na mahal kita. Magkasama tayo, Raquel! Bisa to angin nyo agad si Brent. Wait. Kal. Uy. Kuya. Oh, after class, remember, alis tayo ah. Okay, sige. Tsaka, bakit pala mag-isa ka dito? Tara, mag-hangout kami nila River. Join us. Hindi nga. Kailangan pa tapusin ito eh, for class. Okay, sige. Basta nasa quad lang kami, in case you change your mind. Okay. Sige.
si Enzo Bonavides? Oh, bakit? Wala lang. Alam mo, isa siya sa pinakasikat na joke dito. Kaya hindi ko talaga ina-expect na kapatid mo pala siya. Anyari? Uy! Kung sana lang ganun kadali, minsan pakiramdam ko kahit ako yung umiiwas, sila yung lumalapit sa akin. Ang tagal na nating nag-uusap dito, hindi pa kita kilala. Hindi ko alam ang pangalan mo. Pwede ba tayong magkita sa isang araw, sa quad? 4 p.m. Can't you see? Nag-aaral ako. Weh, nakikita ko yung kita. Hindi ka lang mag-isa pag nag-aaral ka. Mag-isa ka rin kapag kumakain or kaya pag free time mo. Wala ka bang friends? Alam mo, bakit ba? Is that any of your business? Ikaw rin naman na mag-isa ka. Ikaw naman, grabe naman to. Ikaw, masyado kong sensitive ah. Joke lang yun. Alam ko na. Sige. Let's make a deal. Simula ngayon, kapag pareho tayong merong free time, lagi na lang tayo magkasama. Alam mo, hindi ko maintindihan eh. Bakit mo pa ginagawa to? Because nobody deserves to be alone. And nobody deserves to be bothered din, okay? Uy, grabe naman to. Uy, wait lang, grabe. Psst! Calvin, ikaw, ba't ba napaka-hard mo sa sarili mo? Wala ka nang pakialam dun. And besides, ano bang napapala mo sa ginagawa mo ngayon? The power of positive thinking. Alam mo, if you want something, just visualize it and it will happen. Hindi yung ganyan ka. Ang nega-nega mo eh. Alam mo, ang dami-dami ko pang ituturo sa'yo. And believe me, kailangan mo ko. Ay! Ang bilis mo naman. Siyempre, para wala naman kayong bilib sa anak nyo. Tsaka pala, ano yung order ni Mang Henner na 5 kilo ang dinarating? Andito na, ito na. Ayun na po. Anak. Sige, sige. Bait ng anak ko ang time. Kaya na. Maiintindihan ka nila na. Hindi ko na nga ho alam po ano mas maigi eh. Isipin nila na mabuting tao yung tatay niya o may katotohanan. Kahit na anong magiging paninindigan mo dito, masasaktan si Obed. Pero hindi ba mas mabuti? Masaktan na siya sa katotohanan kaysa dun sa napakatagal na kasinungalingan. Ako ang lapit-lapit ng alam ng basuran, hindi pa matapon ang tama. Amay! Ano ba? Hindi ka pa talaga tumitingin sa dinadaanan mo, ha? Lagi mo na lang kong pinupunggo, ha? Ako talaga? Eh, kahit saan nga ako tumingin dito, andun ka eh. Ang malamang, hindi to ako nag-aaral, eh. Art of Dead, ma. Ang sabi mo? Sabi ko, sorry. Sorry kung nabunggo kita. Tapos? Wala kang malang ba sabihin babalik? Wala. Sorry na. Lagyan mo na lang yelo yung ulo mo. O, Tito. What's up? Hey! Hey, Carl. Wala, naisipan ko lang lumabas. Kahit saan niyo gusto pumunta. Talaga? Yep. Sakto. Sa totoo lang, lalabas talaga kami ni Cal. Sama-sama na tayo. Okay. Alright. Let's go. Sandali. Sandali lang. Sandali lang. Oh, bakit? Ito. Yun! Joseph. Isna. What the hell? Ano to? And so gusto ko lang makasama ang mga pamangin ko. Naisip ko hindi pa nangyari yun. Bakit hindi ngayon? No way! At sa tingin mo dito, I would agree to this? Enzo. Ito, hindi na. Sige na. Ito na lang po, alas. Hindi, Joseph. Sandali, sandali. Sasama siya ako, hindi sasama. Enzo. Cal. Okay. Suit yourself. Enzo! Enzo! Saan niyo gusto pumunta? Dito. I know a place. Sige, tara. Tara. Sorry.
Ito ba yung gusto mong puntahan, Cal? Yes, Tito. Dinala kami ni Daddy noon dito. Sabi niya sa amin ni Kuya Enzo, ito daw yung special place niya. Kapag may problema siya, siya pumupunta. Ganun talaga yung papa niyo. Kung may problema, yung gusto niya yung mag-isa siya. Gusto niya yung nakakapag-isip siya. This place is so full of memories of Dad. Kuya, anong ginawa mo sa helicopter ko? Sumabit sa puno eh. Sorry. Hindi ka kasi nagpapaalam sa akin. Nag-sorry na nga ako, di ba? Stop being a little brat. So, ano to? Ha? Ang pinagawain ninyo? Ha? Ano to? Dad! Si Kuya Enzo kasi, sinira yung helicopter ko. Biglang yun na lang sinugod eh. I was just borrowing it. Bakit kasi siya meron ako wala? Sige, tama na. Tama na. Huwag tayo ng bahay magbihis kayo. May pupuntahan tayo. Ano, Enzo? Sorry ka na sa kapatid mo. Nag-sorry na ako. And he was the one who attacked me. Kasalanan mo kasi. Enzo, mali yung kumukuha ng bagay na hindi sa'yo. Ikaw naman, hindi rin tama yung mananakit ka. Sorry po, Dad. Walang pupuntahan to kung pareho kayong mamaligas. Kapatid kayo. Darating ang araw na wala kayong maaasahan kung hindi ang isa't isa. Tandaan niyo yan. Ayoko nang maulit mag-away kayo, ha? Sige, shake hands. Sorry, Kuya. Lahat tayo nagkakamali. What's important is to learn to forgive. Forget the past, but never forget the lesson. Yan po yung pinaka-mahalaga na totoo na ako kay Dad. Okay ka lang? Okay lang dito. Natutuwa lang ako marinig kung anong klaseng tao si Papa. Mabuti pala siyang tao. Buti siyang ama. Sana nga lang ako naranasan ko eh. Kung nabigyan nga lang ako, sana ako ng pagkakataon dito, ano? Alam mo, noong unang nakarating kami dito ni Kuya, nag-aaway kami. Sabi niya gawin daw namin special place to, tapos pinag-ayos na kami. Yung naisip ko, kasi alam ko naman na di lang naman kami ni Kuya yung magkapatid. Anak ka rin ni Dad. And that's what Dad would have wanted. The rainbow will end in the palm of your hand. Pinakita ulit ako, Cotes Malo. Oh. Ano kayang pwede kong talent team? Doon ako may naib. Di ba sa ano? Question and answer? Di ba magaling na ako sa question and answer eh. Oh. Ito. Ay! Thanks to you! Ayun, pamatay yun. Ayan! Hindi ka kaya pamatay yun. Ako lumang gumana yan. Mr. Caminares. Akel. Maganda nga po sa inyo, kung matyas. Magandang hapon naman. Ano ang sadya nyo? May mga dagdag na tanong kami tungkol sa inyo. Iyon ko muna kayo. Sagutin ko lang ito, ha? Sige. Ay po. Hello? Kyle, maaga lang? Ayos lang ako. Kailangan ko lang talagang puntahan itong lugar na to. I guess it's time to move on. Build new memories. Joseph, alam ko that was not perfect, pero you are part of him and I want to know you. Yun din yung gusto ko, Cal. Wala tayong kasalanan sa lahat ng nangyari noon. Kaya sana huwag tayo magpa-apekto, ha? Kapatid tayo, eh. Kayo. Maupo ho kayo. Ano naman to, Bossy? Di ba nasa nagutan ni Mama lahat ang tanong nyo? May follow-up questions lang ako may tungkol sa inyo. Tungkol nga po saan? Tungkol ito kay Arthur Moreno. Sandali. Anong kinala mo tatay ko dito? Teka, anak. Pwede ba sa labas ka muna? Hindi ho. Ma. Anong kinala mo tatay ko dito? Obet. Tayo na sa labas. Yung bakit lalo na ba nangyayari dito? Anak, nakikiusap ako sa'yo. Mag-uusap lang muna kami sandali, ha? Halika. Labas muna tayo. Mamaya muna kausapin ang mama mo tungkol dyan. Hanap mo yun. Joseph, ayos ka lang? Okay lang, tita. Itong kapatid mo nakatulog na. Oo nga, oy.
masaya ako at magkayos kayo ni Cal. Mabait din naman nun si Cal. Eh, pero panalangin ko, sana pati kayo ni Enzo. Yun lang, Tito. Hindi ko alam kung kasing bukas ko ang isip ni Cal, ang isip ni Enzo. Tsaka... Tsaka ano? Joseph, kung may problema, sabihin mo sa akin para magawin ko ng paraan. Alam ko naman, Tito, kung gaano ka-close si Enzo sa nanay niya. Pero pagkatapos ko nung mga nalaman ko, hindi ko alam kung magkakaroon pa ng pagkakataon na maging malapit kami. Bakit? Ano bang nalalaman mo? Tito, malakas ho ng kutob ko na si Ma'am Olivia ang naninira kay Mama. Nalaman ko po na si Ma'am Pulas, yung isa sa mga nakausap ni Colmenares, nagkaroon ng tricycle pagkatapos na makausap siya. Joseph, may katunayan ka ba? Wala ho, Tito. Pero sino pa ho ba yung may rason para siraan si Mama? At isisi sa amin yung pagkamatay ni Papa. Ano ba yan? Nakakausap namin ang asawa mo. Ang sabi niya, nakikita daw kaya? Hindi kami nakita. Ilang buwan na rin ang lumipas eh. Dito lang? Bakit daw siya nagpunta? Ano lang naman si Raquel eh. Tagal na panahon yung lumipas. Basta kang kinagdadaanan yan, alam kong sa akin at sa akin pa rin babaksak yan. Bakit? Ano daw ba pinagdadaanan niya? Alam ko lang, hindi siya masaya. Kaya niya ako pinuntahan. Ano naman ho ang kinalaman ng pagdalaw ko kay Arthur sa pagkamatay ni Victor? Lahat ng anggulo ng kasong to tinitingnan namin. Kaya namin kinausap ang mga taong parte ng buhay niya. At ayon sa mga nalaman namin, pang marami kayong lihim. Sabi ni Arthur nung nagkita kayo, mukha ka raw balisa. At ayon sa mga records na nakuha namin nung dumalaw ka kay Arthur, parte na si Victor Benavides ng buhay niyo. Sa banday lang? Bakit na natin mag-usap sa lahat? Ang nahihirap ko si Joseph nung tanggapin ako bilang umay. Kaya naisip ko baka masabuti kung ba magkaroon kami ng panahon. Kami ni Joseph, kaming dalawa lang. Anong ipig mong sabihin? Eh, nagkakaproblema naman kasi ako sa bahay kami ni Olivier. Kaya naisip ko baka buti lumayo muna ako. Kasama si Joseph, kami dalawa. Hindi pwede, Victor. Ilalayo mo sa akin yung anak ko. Tinutulungan kita, tapos ito ay gaganti mo sa akin. Mabuti ba umalis ka na? Raquel. Gusto ko lang naman maging tatay kay Joseph eh. Tatay ka niya, oo. Pero hindi mo siya pwedeng kunin sa akin. Papapatay kita bago mong pagawa sa akin yan, Victor. Raquel, makinig ka sa akin. Paano ako makikinig sa'yo? Hindi ba basapat yung sakit na naramdaman namin ang dahil sa'yo? Tapos ngayon, gusto mong kunin sa akin yung anak ko? Sabi ko na nga bababalik eh. Kumusta ka na? Basta si Obet. Miss na kita. Miss ko na kayo. Mga Raquel, alam ko, ang dami kong pagkukulang. Ang dami kong pagkakamali sa inyo. Pero ito ako, binago ko sarili ko. Pero alam mo, hindi nagbago. Magmamahal ko sa'yo. Bakit, Raquel? Anong problema? Raquel, kilala kita. Sabi mo sa akin, agad nandito ako, ayusin natin yan. Kailangan ko humingi ng pabor sa'yo. Hindi naman kami magkasundo ni Victor na una siyang dumating sa buhay namin. Gusto niya kunin sa akin si Joseph noon para magkaroon sila ng panghuhuli ng ama. Pero wala naman akong ginagawa masama. Hindi naman yung dahilan para patayin siya. Tayo mo. Hello. Tara, tara. Pasok muna ka po kayo sa loob ng bahay. Para makainom mo kayo ng tubig. Makupay nga kayo konti. Tara. Oh, Joseph mo. Oh, kuya. Step. Hello. Ay, kasama ko si Tito Anthony tsaka si Calvin. Magandang gabi. Magandang gabi naman. Good evening po. Anong ginagawa niyo dito sa labas lo? Si Colmenares nandito. Bakit? May mga katanungan lang tungkol sa kaso. Tungkol sa tatay ko. Kanina pa kasi na nag-uusap eh. Ano tungkol sa tatay mo? Sadali lang, punta ako lang. Wait. Joseph, Joseph. Hayaan na natin sila mag-usap-usap dyan. Dito na lang tayo. Lo, kailangan ko na pumasok. Be! Kuya! Ma! Kuya! Ano ba talaga nangyayari? Ano ba tinatago nyo? Sabihin nyo sa akin yung totoo! Tukol sa ano ba to? Ilang beses yung tinatanong si Mama, pagkikipit na yung ginagawa nyo ah! Katotohanan lang ang habol namin dito. Katotohanan?
Ano ba kinalaman tatay ko sa nangyayari dito? Di ba ilang dollars yun ang wala? Ang sabi niyo sa akin, hindi niyo na siya nakikita. Masagutin niyo na wala niya! Ay, tumahimik ka muna, Obe! Tumahimik ka muna! Nakakadagdag ka lang! Kung meron daw law of attraction, meron din daw law of repulsion. Ito ba yung mga bagay sa buhay natin na gusto nating itapon? Iwasan? Kalimutan? Hindi ko alam kung ano epekto ng mga ito sa buhay namin. Pero isa lang yung alam ko. Kung totoo nga ito, alam mo dapat kung ano pinapasok mo sa buhay mo. Dahil minsan, kahit anong waksin natin sa mga bagay na gusto nating kalimutan, may paraan sila para bumalik sa buhay natin. Tama naman. Gusto lang naman namin malaman yung katotohanan. Ano bang kinakatakot niyo? Bakit hindi niyo masabi sa amin? Raquel, anak. Panahon na, anak. Panahon na para sabihin mo sa kanilang buong katotohanan. Problema ba? Nag-alala ko kay Calvin, ma'am. Kay Calvin? Bakit? Kasama niya si Joseph. Kasama niya si Tito. Sinubukan ko siya pigilan, pero sumama pa rin siya sa kanila. I'll call them. I don't get it, ma. I'm trying to be a good brother to him, pero bakit gano'n? Mas pinili niya pa rin sumama sa kanya. Kakausapin ko ang kapatid mo, don't worry. Reyes, pasensya na. Mahirap para sa inyo ang sitwasyon niyo ngayon. Pero kailangan natin tapusin to. Kailangan mong bigyan linaw ang lahat. Pero, Raquel, kung kailangan mo pa ng konting panahon, baka namang pwedeng gawin sa ibang araw to. Hindi ba? Pwede naman yun. Kaso lang, mas lalong hahaba ang proseso. Tuloy na natin to. Paano yung kapatid mo? Ay, mamilalaki, Kuya, ma. Kinala ko yun, hindi gagawa ng mali. Hotdog, Kuya, pangihaw naman. O, ikaw, anong gusto mo? Bumili ka na. Barbecue at hotdog. Oo, sige, barbecue at hotdog, Kuya. Ito pa, para sa kanya. Yan. Ikaw ba tayo magmumuno? Sarap yan. Sarap yan. Pwede na sapunan natin yan. Kuya, matagal pa ba? Gutom na itong mga anak ko. Ito na pala, oh.